tagumpay ang pagkuha ng Hinebra sa bigma na ito. At spotted, ito na nga ba ang kapalit ni Scottie Thompson sa Gilas, Pilipinas? So yan nga ang ating mga tatalakayin. Pero bago ang lahat, shoutout muna sa mga solid nating ka-teammate na sila Dante Victor, Juan Solige, Affectionate Alligator, Fia Pastor, and Scout Ranger. So marami ang nakapansin ng pag-ensayo sa Gilas nitong si Roger Pogoy. So may mga nagsasabi rin na baka nga raw ito na yung ipapalit sa injury na si Scottie Thompson para mapunan yung buta sa Gilas. So ngayong wala pa mang confirmation kung si Pogoy nga talaga ang ipapalit kay Scottie. Eh ang maganda na rito kaposisyon niya itong si Scottie na kung saan pwede siya ang mahugot kung papayagan. Dahil kung matatandaan nyo itong si Pogoy maganda naman ang pinakitang laro nung nakaraang FIBA World Cup. Tapos kahit nga si Jordan Clarkson bumilib kay Pogoy at inamin niya na mahusay nga raw ito lalo na sa opensa. At ito pa pala, alam nyo ba na napakagandang balita kung si Pogoy ang papalit kay Scottie? Dahil good move din talaga ito dahil gandang nilaro nito nung nakaraang conference ng PBA. Biro mo nag-average siya sa loob ng 13 games ng 20.4 points per game, 4.3 rebounds per game and 2.1 assists per game. At batay sa legit nating nabasa na report na nilabas ni Tiebreaker Times by Matthew Lai, nakasaad nga rito credit po. If allowed, Pogoy will replace Scottie Thompson in the lineup as the latter is still nursing a backup injury. So good news ito kung payagan dahil shooter din naman ito at kayang sumabay sa sistema na itong si Coach Tim. Dahil minsan na nga rin naging bata ni Coach Tim ito noon sa Gilas . Bukod dyan, mas mabilis nila magigets ang play dahil may mga tutulong or tumutulong kay Coach Tim para mapabilis makuha yung sistema dahil andito yung mga dating manlalaro niya at kasalukuyang manlalaro para tumulong. Kaya naman antay-antay na lang about sa resulta kung papayagan nga ba si Pogoy na ipalit sa injury na player ng Gilas na si Scottie Thompson. At about naman sa sumunod nating topic matatawag at masasabing napakaswerte talaga ng Hinebra sa bigma na ito dahil matatawag mong steal of the draft si Ralph Ku. Biro mo bench player during his college days. Hindi matunog ang pangalan. Walang nakakakilala. Sa 3x3 na lang siya medyo napansin. But yet, hindi pa din head turner para mapansin ng mga coaches. At kahit na-drop ng Hinebra, wala namang mag-expect na magagamit siya. And possibly baka 1 year lang tapos na karir nito sa PBA. Pero with the turn of events come, this kid delivers in the right time. Sabi nga nila, pag tamang panahon ang nagbigay sa'yo, talagang aani ka ng marami. He earns his spot and trust from CTC. Knowing that CTC is not used of using large amount of minutes para sa mga rookie, lalo na hindi ka potential of superstar. Pero si Ralph Ku, he's a potential superstar in the making and we all know that his 1-year contract can be extended into max lalo na sa ganda ng pinapakita niya at high basketball IQ. This rookie had a long way to go. Magtatagal pa to, finger crossed and potential star player. Again, hindi pa ganun kahinog but yet nakikita natin ang kakayanan niya. So pagpatuloy na lang niya, magtatagal siya dito sa PBA at sa Hinebra. You deliver the most when it needed. Kalmado lang din